no? Yung isa-isahin mo natin kahit may pool na lang yung or ating oras. Paano po makakapagparehistro at ano yung mga karagdagang benepisyo kapag ka po sila ay nakapagparehistro? Magandang araw po sa lahat ng senior citizen, maging sa mga SS at GSIS pensioners. Ating talakayin sa video ito ang kahalagahan ng pagpaparehistro online ng mga senior citizen sa ahensya ng National Commission of Senior Citizen. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Sa isang panayam, ibinahagi ni NCSC Chairperson Attorney Franklin Quijano ang kahalagahan ng pagpaparehistro online ng mga senior citizen sa kanilang ahensya. Kaya naman para sa buong detalye, ating panoorin ito. At ngayon, dakuhan po natin at pag-uusapan natin ang senior citizens online. Ayan, mga lolo at lola or mga senior citizen, eto na po. Pwede na kayong magparehistro online. Makakausap po natin ang Senior Citizens Online Registration. Kasama po natin syempre si Attorney Franklin M. Quijano, ang Chief Executive mula sa National Commission for Senior Citizens. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po, Ms. Jeannie. Magandang hapon sa lahat sa mga tagapakinig, tagpanood. Opo. Opo, sa inyo din po. Yung inyong tanggapan ay nagkasa ng online registration para sa mga senior citizens, no? Pakipaliwanag po muna sa amin yung rationale ng hakbang na ito at bakit po ito kailangan gawin. Alam naman natin yung mga senior citizens, kadalasan hindi naman matake yung mga yan. Ma'am Jamie, ganito. Ang National Commission of Senior Citizens ay isang bagong tatag na sangay ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Okay. Under the office of the President. Mm-hmm. At alam niyo po, yung order ni President BBM is digitalization. Kaya, kailangan malaman natin lahat na senior citizens, malaman natin ang mga pangalan, kailan pinanganak, saan pinanganak, at saan nakatira. At kailangan din natin malaman kasi with the consciousness na seniors na sila, anong maiiwan nila sa susunod na generasyon? Mm-hmm. Kailangan po natin yung skill sets na sana makumbit sa atin yung mga senior citizens na ipamahagi yung mga abilidad nila sa susunod na generasyon. Siyempre, kailangan din natin yung economic profile, yung kayuan nila sa buhay dahil nga kailangan magtulungan. And then, of course, kailangan din natin yung health profile nila. Kasi ang mga senior citizens, kung may mga hinahing, may mga comorbidities, kailangan magtulungan. Importante po ito para malaman natin ano ang... Mm-hmm. Attorney? Mga hinahing ng mga seniors, may screening din natin every year kung ano ang mga sakit ng mga seniors. I see. Okay, so sa pamamagitan po ng digitalization na yan, malalaman po natin lahat yung mga ganong data. For example, kailangan natin mag-data sharing in the sense that kailangan magtulungan. Hmm. Kaya si Miel ay talaga makikita natin as isa sa mga partners. Ano? And we hope that we will get the support of the seniors. Eh, yung tanong niyo po ay may mga seniors hindi marunong. Ang unahin po natin, yung mga marunong mag-online, sana po mag-online sila. Yung mga kailangan pa mag-aral ng online, may mga anak at apo po sila na pwedeng tumulong. Hmm. At may mga kapitbahay na pwedeng tumulong. Hmm. May mga Federation of Seniors, mga Senior Citizens Organization na pwedeng tumulong. May OSCA at may mga local governments na pwedeng tumulong. Kaya, online po ang pinakamadali, pinaka-secure and safe na pamamaraan na malaman natin sino ang mga seniors. And we would like to celebrate dahil within the past 5 months, nagkaroon tayo ng 1.9, almost 2 million na mga senior citizens na nag-rehestro. Ibig sabihin, baka maabot na. Sure. Okay, by December, makumpleto natin yung lahat ng seniors na mag-rehestro.
Ah, okay. So far, ano po yung mga challenges po ninyo at ito po ba ay mandatory na talaga? Well, kami naman, Ma'am Jamie, we are actually working based on the data available. And kung maging kompleto itong data, then we will have less work. Kasi kukunti pa lang kami. Ang pinayagan ng numero sa amin ng DBM ay 200 plus lamang. So kailangan pumunta sa mga bayan-bayan at mga barangay. Ngunit pagka nagsuporta ang mga seniors, hindi na po kami mahirapan dahil may mga pangalan na kami, may mga addresses at napupuntahan na natin. Mas madali na lang kaysa maghanap pa ng pera para may enumerator at magpunta sa mga bayan-bayan. So we are actually trying to simplify our work so that hindi mahirapan, hindi lamang ang seniors, pati kami, at mapadali natin yung trabaho para sa senior citizens. Uh-huh. So ano po yung hakbang or paano po magpaparegister? Siguro po ay ireme po natin, no? Isa-isahin po natin kahit maikul na lang yung ating oras. Paano po makakapagparehistro at ano yung mga karagdagang benepisyo kapag ka po sila ay nakapagparehistro? Ma'am Jamie, ang link natin para online registration ay www.ncsc.gov.ph. Wait po lang, ncsc.gov.ph in short, ano? ncsc.gov.ph. Okay. .gov.ph. So, yung link na yan, we need you doon sa online registration. Mm-hmm. And then, there are five fields. So, one of field, yung personal link. Yes, ma'am. Ang next field. Dahil ko na po yung ano? Ma'am, ang member ng pamilya. Ang pangatlo is, nasend ko na po nung ano, ma'am? Nung registry pamahagi na senior, no. Sa iba, ang pang-apat ay yung economic profile, and then ang pang-lima, health profile. Hi. Now, hello, ma'am. This will really depend on the level of cooperation. Hindi lahat po sigilo kailangan sagutin. Ang kailangan lang sagutin ay yung aspiration, yung pangalan, yung sabi ko na nga, pinanganak. And then, of course, they are hoping na isalig nila ang pangalan ng kanilang nanay. Alam mo bakit importante ang nanay, Ma'am Jamie? Dahil the established personality. May mga pangalan na pareho. Ngunit, dyan mo makakita ang diferensya dahil iba-iba ang nanay. So, we keep doing actually establishing the identity and the personality. And then, yung issue ng beneficio po, we start with the PhilHealth. May beneficio po sa PhilHealth. Hoy! At covered po ang lahat ng senior citizen. Nagbigay niyo po, bago pa na, si President PPM ng 2.9 billion, almost 43 billion, para sa senior citizens na sa ganun, bawat isang senior citizen ay may health insurance. So, importante po ang data. At siyempre, pagdating ng panahon kasi sa ngayon, ang namamahagi pa lang ang mga benepisyo ay ang SWD. Ay yung issue ng social pension, yung issue ng centenarian, at kung ano-ano pang benepisyo, ay ang SWD pa ang namamahagi. Ngunit dahil mandato ng batas na darating panahon na i-transfer ng SWD yung trabaho sa NCSC, kami po ay nagsiprepare lang sa ganoon pagdating ng panahon, hindi na po kami mahirapan ng trabaho. At makikita namin yung transfer ng data galing DSWD ay madadouble check at ma-validate natin kaagad. At sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.